Limang araw sa inyo muli. Mabuti naman at muli kayong napadalaw. Handa na ba kayo sa isang bagong kwento? Tama-tama, mayroon akong bagong kwento. Tungkol ito sa bayan ng Bae. Diyan sa Laguna, na nasa baybayin, na ang lawa. Ang Laguna de Bae ay ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Pinangaralan ito ng mga Kastilang mananako na hango sa isang komunidad na nasa baybayin ito. Ang Bae, na natukla siya naman ni Kapitan Juan de Salcedo. Ayon sa mga matatanda sa Bae, ang lawa ay hindi kasing babaw at hindi rin kasing luwang na kasalukuyang lawa. Sabi nila, kapag tumilaog ang manok sa kabilang ibayo, naririnig ito ng mga katutubo ng Bae. At kapag rumipeke ang kampana ng Bae, naririnig naman ito ng mga malalayong nayon makatawid ng lawa. Katunayan, sabi nila, ang komunidad ng Bae ay dating umaabot sa gitna ng kasalukuyang lawa. Ang Bae ay pinamumunuan ni Gatpangil. Si Gatpangil naman ay may tatlong anak na dalaga, sina Bulaklak, Amihan, at Yumi. Mahal na mahal at kinagigiliwan sila ng mga katutubong kanilang nasasakupan. Magsimula ang istorya ng mga Kastilang Paring Agustino ay tumating sa Bae kasama ni Kapitan Juan de Salcedo. Bininyagan nila ang tatlong anak na dalaga ni Gatpangil at pinangalangan ng pangalang Kristiyano na Basilisa, Adriana, at Yolanda. Mula nang sila'y mabinyagan, naging masugid na Kristiyano ang magkakapatid. Lagi silang sumisimba bago nila gampanan ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Nang mamatay si Gatpangil, naputong ang korona ng pamamahala sa tatlong magkakapatid na dalaga at naging tagapayo nila ang dalawang Agustinong pari. Magselos naman ang siyaman ng Bae, dating pari-parian ang kanilang unang pananampalataya dahil hindi na nila ito kinukonsulta at di na sila naiiwala sa kanyang mga hula. Sa sama ng loob, ichinismis ng siyaman ang magkakapatid. Sinabi niya kapag hindi tumigil ang magkakapatid sa pakikipagmabutihan sa dalawang paring Agustino, magkakaroon ng 100 araw na pagkapeste sa komunidad. Nalaganap ang pagkakasakit at dadanas ng gutom ang mga mamamayan. Nahintakutan ng mga mamamayan at lumaha naman itong ikinagalit ni Bulaklak na ngayon ay tinatawag ng Basilisa at tinatasan ang mga mandirigma na dakipi ng siyaman. Si Amiha naman na tinatawag ngayon si Adriana ay humingi ng paglilitis at humingi naman ni Yumi o Yolanda na tumayong mga testigo ang kababaihan ng komunidad. Pagkatapos ng paglilitis, napatunayan ang pagkakasala ng siyaman. Napatunayan lumilikha siya ng walang basihang katatakutan at palinira sa magkakapatid. At ang siyaman upang hindi pamalisan ay inatulang ng konseyo ng matatanda na makulong sa isang holang kawayan nang walang pagkain at tubig sa loob ng 3 araw. Malambot pa rin ang puso ng magkakapatid. Natakip silim na ng 3 araw, pinawalan ng 3 ang siyaman. Subalit, nandun pa rin siyempre ang galit ng siyaman. Nagningit-ngit na pumunta ang siyaman sa tabi ng lawa. Tumayo siya sa isang malaking bato na kung saan nagtatagpo ang kalupaan at katubigan ng lawa. Dito, paawit niyang binigkas ang isang buktot na panalangin. Matapos, yumuko siya
sempat dijemput ang ganyang sandalias. Nagpilingan kami, si Mugang, nang dumadagundong na kulog. At nakapaghirapot na kidla. At nagkasag ang tubig na nagpalubog sa kalahati ng komunidad. Hanggang ngayon, ang mga mamamayan ng bay ay nagsasabing kapag lumusong ka sa tubig sa may bayan ng lawa, makakapanak iyong mga paa ang mga bubong ng mga dating gusali ng unang panahon.